Maging ang NBA Deputy Commissioner na si Mark Tatum ay nasabi na magkakaroon at magkakaroon ng purong Pinoy basketball player sa NBA at sigurado ito dahil sa basketball country ang Pinas, patuloy ang karamihan sa paglalaro ng basketball at panigurado. Magkakaroon nga ng NBA player na mula dito sa Pilipinas sa hinaharap. Sa ngayon nga ang pinakamalapit sa pagiging isang pure Pinoy NBA basketball player ay itong si Kay Soto na kung saan nasubukan na niyang maglaro sa NBA preseason game at maging sa NBA Summer League. Naging parte na rin si Kay ng NBA J League Ignite Team at nakasama niya sina Jalen Green at Jonathan Kuminga dito at naglaro sa scrimmage games. Patuloy ang development ni Kay Soto sa kanyang strength at habang papunta siya sa kanyang mid-20s ay mas lalakas pa ang kanyang katawan. Nakita ng NBA Deputy Commissioner kung gaano nga kamahal ng mga Pinoy ang larong basketball kaya naman walang duda na magkakaroon at magkakaroon ng Pinoy NBA basketball player sa hinaharap. Habang patuloy si Kay Soto sa kanyang goal na umabot sa NBA ay meron pang isang Pinoy na talagang siya sana ang kauna-unahang purong Pinoy na nakapaglaro sa NBA kung naging maayos sana ang negosasyon sa kanyang 10-day contract at ito nga ay si Johnny A, ang isa sa pinakamagaling na guard na naglaro para sa Philippine National Basketball Team. 10-day contract ang offer noon kay Johnny Abrientos, yun nga lang hindi ito natuloy pero kung sinunggaban kaagad ni Johnny A ang offer na ito, pumayag kaagad, ay posible na nangyari na si Johnny Abrientos ang unang Pinoy na nakapaglaro sa NBA. Ngayon nga ay si Kay Soto ang may pinakamagandang chance na umabot sa NBA, hindi nagmamadali. Merong magandang karera sa basketball abroad, nasa magandang agency at unti-unting nagpapalakas at buhay na buhay pa rin ang NBA Dream Chase. Mas lumalakas naman ngayon ang SGA na maglalaro sa Jones Cup, RJ Abarientos at Ange Kwame, dagdag solid players. May laban ngayon ang Pilipinas sa paparating na Jones Cup dahil SGA ang maglalaro at magagaling ang mga players na kanilang kinuha para maglaro. Nasa kani-kanilang kalakasan pa rin sina RJ Abarientos at Ange Kwame kaya naman magandang performance ang kanilang maibibigay sa paparating na Jones Cup. Ang isa pang payo ng NBA Deputy Commissioner na si Mark Tatum ay ang maagang international exposure ng mga Filipino basketball players ang isa sa magiging susi para umabot ang mga Pinoy sa NBA. Kapag namulat nga naman ang mga Pinoy players sa high-level competition at naka-adapt sila sa laro ng European countries o ng US sa murang edad, ay mas magiging malakas ng mga players ang mga ito. Ngayon naman, isang malaking hakbang ang ginagawa ng PBA at makakatulong ito para muling lumakas ang liga. Mas maraming tao ang magkaka-interes na manood mismo sa venue. Aalisin ng PBA ang height limit sa isa sa kanilang conference at kung sakali nga na merong guest team ay 2 imports pa kada team, ibig sabihin ito high-level basketball ang mapapanood natin, makakahabol na ang PBA sa CBA, Japan B1 B-League, NBL at iba pang liga pagdating sa level ng kompetisyon. Matagal na nga ang pinagtatawanan ang height limit rule sa PBA dahil PBA lang ang liga na merong height limit at kung pakikinggan mo nga naman ito ay nakakatawa para sa ibang liga ang larong basketball kahit kailanman ay walang height limit. Kaya naman kung sino man ang gumawa ng height limit rule sa PBA ay pinagtatawanan ng FIBA at ng iba pang liga. NBA walang height limit, FIBA walang height limit, NBL, Japan B1, CBA at iba pang top leagues walang height limit kaya naman walang improvement ang mga bigs natin dahil sa rule na ito. Sa FIBA competition, naglalakihan na ang mga players nila, isa hanggang sa 3 7-footers ang meron sila at paano tayo mananalo kung hindi sanay makipag-compete ang mga local bigs natin sa mga 7-footers? Natural matatalo tayo dahil maninibago ang mga local bigs natin kapag malalaking mamana ang nakalaban nila sa loob ng paint. Ngayon nawala na nga ang height limit tapos kapag natuloy pa ang 2 imports, bawat team ay posible na magka-interest ang mga NBA scouts na tignan kung ano ang kaya ng mga local players natin laban sa mga imports. Mag-iiba ang takbo ng laro sa PBA, aangat ang level ng kompetisyon at mapapansin ito ng iba pang liga, maging ang NBA. Maging ang locals natin talagang macha-challenge ng gusto. Hindi na pwede ang petics at poro-poro lamang. Kailangan ipakita mo talaga ang laro mo sa high-level competition. Hindi na mapag-iwanan ang gilas kapag nangyari ito at posible na makatulong ito para umangat ang level ng gilas sa larong basketball dahil lalakas ang mga gilas players natin na naglalaro sa PBA dahil sa high-level competition. Tablado na nga rin ang mga big teams. Kapag dalawa ang import ng bawat team sa PBA, may balanse na ang kompetisyon. Ito ang matagal lang hinihintay ng mga fans, ang pagbabago sa sarili nating liga. At good news nga ito para sa lahat ng mga Pinoy basketball fans.